Kung lahat tayo sa hukay, ang punta kong sakali, sulitin mo ng tunay ang oras kung maaari. Iisa lamang ang buhay na sa'yo'y ibinahagi, kaya payo ko sa'yo ay mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka palagi. Mag-iingat ka palagi. Letting all y'all clowns know what time it is, and it goes like this. Actually, huling laban ko ahon 13 pa. Tapos after 1 year ulit ako nakalaban, kaya ano. Tsaka sobrang excited ako kasi nakasama ko ulit yung mga kapwa ko, MC, yung mga kabatch ko. Lahat ng MC dito A-game eh. Lahat A-game. So kanina pa ako nandito ng alas 4 ng hapon and nakita ko lahat sila, men, talagang ready-ready lahat. So ready-ready kami ngayon to ibigay yung best namin, kaya abangan nyo yun. Para siyang nagkukwento lang na nagjo-joke eh. Iba yung style niya, yung way niya ng pagpapatawa, hindi siya ano eh. Hindi siya normal eh. Kumbaga, kanya lang yung style na yun eh. Pag nagpapatawa siya, ganun lang. Ayun lang, nanibago ako sa kanya kasi dati puro bars siya eh. Tapos, yung mga recent na battles na pinanood ko sa kanya, parang nag-iba siya ng style. Sa akin si Sum, ano siya? Yun nga, all-around din, well-rounded, lahat kaya niyang gawin. Nakita ko naman, nag-run siya din sa isa buhay. So, that's a testament to how he can prepare kung gusto niya talaga maghanda. Ayun, ganun pa rin, same approach pa rin tulad ng dati kong ginagawa at wala namang masyadong bago. Medyo nahirapan lang ako kasi tropa ko kasi si Harlem eh. Medyo naghahul ako sa preparasyon pero sana nahabol ko kasi hanggang kanina nagkakabisado ako at nagtapos din ako ng round kanina eh. Ayun, kaya sana gumana ang ating veterans moves. Siguro mas direct ang atake, mas simple, walang selfie bars masyado. Stick lang sa topic on hand. Hopefully mabenta siya. Alam niyo naman, ano, mahilig tayo sumugal, so misusugal tayo ng mga rounds. Sana bumenta. Pag kumagat, syempre, kamig tayo malaki. Pag hindi, edi, ano, walang ano, sisihan, di ba? Pero ayun lang. Tignan natin kung uubra yung ano natin ngayon. Tactics! Arlem, good luck sa atin. Kung sino mong manalo sa atin, tropa-tropa pa rin naman. Kaya isang karangalan pa rin dahil sobrang veterano ka. At syempre, hindi naman din ako ganun katagal sa industriya. Mas nauna ka sa akin. Kaya respeto pa rin sa'yo, Arlem. Peace out. Yun, so wala naman ako ibang sasabihin sa'yo. Kaibigan kita, pero putang ina mo, hanggang matapos yung laban natin. Tingnan natin. Kita-kit sa gitna. Brrr. Check it out. Flip top on 14 day 2. Third quarter ng mga battles natin ngayon. Dito pa rin, TIU Theater Makati. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. At pinakamalaking shoutout sa pinakamalayang bisita natin na si Sharon. Flip top magigay para sa sarili nyo at para kay Sharon. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga represent collabs natin. Shoutout sa linya-linya. Silipin nyo, Flip Top Official Merch, may mga bago tayong disenyo dyan. Extreme Gaming Team, T-Play, silipin nyo yan. At sa kanan ko, Cavite at Baguio represent para sa inyo. Kaka-birthday niya lang din nung nakaraan. Magingay tayo lahat para kay Surelio. Lagi kang mag-iingat sa mga tusong natutong maibsan ang kanyang gutom sa panunutok sa sulok. Baon na daw, kaya agarang uhugot ng balaraw na siyang handa niyang itusok. Box and Dose, siyempre, clothing brand ko, supporta nyo, Crown Manila, Hype Beat, Black Manila, Real Jokes, at siyempre, branded. Siyempre, Flip Top Collab, abangan nyo, yan. Box and Dose, Bad Crib Clothing, silipin nyo yan, silang at Santa Rosa Branches. May bagong labas nga pala yan, na represent collab kasabay ng Flip Top. At sa kaliwa naman, Pasig City represent para sa inyo lahat. Mag-ingayit tayo lahat para kay Harlem. Ating i-load na ng masabog na tapos mag-sunset na tayo ng bone tags. Huwag ibuga, ubu-ubu pa. Steady lang out, it's tamang zone out. Yo! If I was late, I'd like to ask everyone and I sincerely apologize. Pero hindi magiging kompleto ang ahon para kay Sharon kung wala ditong Pilipino time game. Yeah. Nanalo ng kwentos si Harlem. Pili niya mauna si Sorenyo. Tig-dalawang minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, Aon 14, Surenyo. Yo!
Game? Game! Arik! Olgat ang hinihingi ko sa ahon. Aba, ibang klase kang incheck. Binigay mo sa akin si Poseidon? Poseidon? Aba, isa lang tong walabing lintik. Nilalang nakatang isip lamang tapos tinatapat legit. Pwes, panoonin mo paano ko lalapangin tong nilalapag mong meat. Una sa lahat, yung mga Greek gods, pang-attractive. Malinis, tsaka ang gwapo. Hindi ka Greek god porque may bahid ng konting grease ang mukha mo. Siya daw si Poseidon, the Greek god. Kanya daw kinikitil ang Trojans. Kung sa bagay, sa mukha mong yan, mukhang hindi nga yan pang romance. Ngayon nito, nag-akala yung isda na siya'y sariwa pa sa masa. Sa isa buhay, nagbida. Kaso yung utak, di gumana. Buong akala ko, ikaw, isdang kampiyon na tinadhana. Tapos nag-champ doon, bayaw. Anak ng puta, bilasana. Tapos tinalo ka ni Master Pit lang ya. Talagang walang laman bungo mo. Arik, binigay mo sa master tong isda, ayun. Natanggalan ng ulo. Tapos, si Tipsy pa hinahamon, tinalo ka nga rang ng rookie na LT. Huwag ka masyadong feeling Poseidon kundi ka pang tubig na MC. Paano ka mananalo? Itang ina yung mga banatan, sabi kay Invictus. Mas mainit pa ako sa inferno ni Dante. Itong kalaban ko, isa tong wana, Bisyante. Shante. Shante. Huwag kong mag-ribat ang ina nito eh. Slantrain yarn. Tas feeling mo, ikaw ang hari. Kung sa bagay, slantrain yarn. Mali lang pagkahabi. Tapos sabi kay Lipram, ibang klase, kataga ko, mga berso, mga linya, mas lethal pa sa injection o mga weapon ng Lijas. Lijas? Ulol, nabulol ka dun. Lijas ang sinabi mo. Lijas? Nananahimik si Aling Lijas? Ba't ba napapunta sa version? Sana sa katangahan mong yan, meron ka nakuha na lechon. Tapos, lahat ng nakalaban niya dito, sinasabi niyang skitso daw nagmulat ng galing. Yang pag-i-English mo, iho, hindi yan impresibo, hindi nakuha na gayahin. Saan punta? Tapon basura. Si Juan ang nagturo niyan sa amin. In short, kami galing kay Juan, Pinoy na dilaki sa Harlem. Tangina, kasi puro English multi lang yan at mga slant na rhyme, pero di yan nakakagawa ng mga heavy lines. Kaya ba't yan umaasta na siya'y pumapatay kung ang kaya niya lang ay mga petty crimes. Sa akin, kada verse siya yung patay. Rekta na sa ulo yan at walang body shot. Sabi ko, kada verse siya yung patay. Kaya inabas nyo na dyan yung body bag. Kasi ang tagal kong umalis, nalibang sa kapatagan. Nagpalaot na ulit at naglayag sa karagatan. Ngayong ako'y nasa gitnan at sikmura'y nagkakalaman. Tsak makakain tong isda nitong nagtatanggal kalawang. Ang inan to, mga lumang linya at mga battle ko lang pala ang mga pinupunto ni Gago. Ang ina, ganun lang pala lalabanan. Sana nag-YouTube na lang tayo. Inan to, pero hindi. Kamusta, Sov? Ha? Salamat at sa wakas, kahit paano may nakalaban na din ako na kahit paano may tikas yung mga suntok. Sovhenyo, malakas to. Kahit mukha siyang K-pop na naudlot. Siya ang owner ng Box and Dose. Yes! Ang bangis ng dating ni Dudong. Box and Dose? Tsura mo, mukhang di mo nga alam ipronounce yung Yanis ang Tentekumpo. Slant Rhyme King, tang ina mo. Oh. Pero si Arik mukha lang talaga mabait, pero minsan mahalata niyo pagiging salbahe. Sa isipin niyo, halos 10 years na akong bumabattle dito, tapos itatapat sa akin, kidnapper ng kalapate. Ang ina, kahit kailan di ko na-envision na makakatapat ako sa flip-top ng isang taga-nenok lang ng pigeon. O, oh, di ba, Kadire?
Kaya pag yung batcher nyo hindi na bumalik, isa lang ibig sabihin, napadaan yun bandadong Ilasol sa may bandang Silang, Cavite. Oh. Pero real talk, pre. Okay? Real talk! Sa lahat ng kilala kong Flip Top MC, kung pinakamatapang sa post mantira, papatulan kahit sino, mapadami account man o mga lolo't tita, ikaw ay vocal diva sa social media na kung umasta ka, alam mo talaga, may bokat tira, parang abnormal, tamang war freak, di ba tol, ang weird niya. Kumatapang ka talaga, sana nung gera sa Israel, nag-volunteer ka. Kasi kung may noisy sa Facebook, ikaw lagi unang malilista. Bilang kaibigan mo, ano bang pwede kong gawin para lang tumahimik ka? Kasi pag naka-smoke, imbis na kalmado, tamang sparring sa mga homies and trippings niya. Kahit anong bati sa'yo ng good morning, masama lagi ang gising niya. Inanto, kulang lang yung sagot ng binili ng milk tea na grant na agad si Gago sa FB. Kaya imbis na mga kanta at mga battle mo, yung mga post mong tamang away lagi yan nagtitrending. Di ba laking bagyo ka? O eh, ba't mainiti ng ulo mo at maiksi lagi ang pasensya? Ano, papatayin mo ba kami? Ha? Sabog ka ba? Nakadrugs ka ba? O akin na lisensya? Inamo yung labas mo! Inanto, payat-payat mo, puta, lagi kang high blood. Kalmahan mo lang, Brad, para kang lagi magtatayo ng fight club. Brad, fight club? Pero mukha palang face mo, brother. Kasi hindi pala fight club, kasi mas mukha kang creator ng Facebook event na suntukan sa Ace Hardware. Tanginanto, may post from time to time na laging may rinarant. Kung makipag-away siya sa Facebook, halos every other month. Tanginanto, kahit tanong mo sa mga tropa, pre, minsan ang nahihiya na para sa'yo ay kami mismo. Ah, okay. Di mo ba nahahalata? Para ka ng takoyaki na agresibo. Alam mo ba yung takoyaki na agresibo? Yung takoyaki na agresibo ng mga flavor gawang Pilipino, dito mo matitikman, di makakalimutan mo na kama mo kasi pag ito yung kinain, abot ka hanggang kalawakan, fuck you. Kaya, imbis na mga negatibong komento ang basahin mo, kap. Basahin mo yung librong The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Kasi minsan, mas mainam, huwag mo nalang pansinin yung mga bumabasag sa vibings mo. Kasi ang punot dulo niyan, sure, ikaw lang din gumagawa ng sariling ikakabad trip mo. Paano ko ba i-interpret? Di ka mananalo sa internet. Sa dami ng mga negatibong salita na ibabato sa'yo, ilan lang ang iyong may intercept. Kaya naman dapat, mas maganda na sa mga negatibong bahay, huwag kang magpapadala. Para ang buhay, masaya. Parang awa mo na, sir, para naman sa Facebook ma-unmute na kita. Ang ina kasi, masyado kang affected at sensitibo. Hindi ka naman millennial. Anger issues at insecurities, pag lumala, dadaling ka talaga sa mental. Kaya, sir, payong kaibigan, you don't have to defend yourself from everyone. Liitan mo lang yung circle mo, pati yung mga tao na kailangan mo pag-explainan. At huwag ka masyadong maniwala sa mga sabi-sabi at bulong-bulungan. Huwag mong hayaang pababain ng haters yung presyo mo para lang ikaw'y matauhan. Hindi mo mahanap sa ibang tao ang inahanap mong kasagutan. Ang kailangan mong gawin, ang sarili ay tulungan. Ang nangyayari kasi, ikaw tong snatcher ng kalapate pero ikaw gumagawa ng sarili mong kulungan. Lakas! Ang lakas niyang magkwento. Tapos, gago na to. Tinitira pa yung clothing brand ko. Pag ina-umi-eksena to. Samantalang pagdaan mo kanina, sabi mo, pre, 3XL ako. Buraot! Tapos buong round, umikot lang sa mga post ko sa Facebook. Seryoso? O di maingay na ako sa Facebook. Ikaw naman, chismoso! Ang ina mo! Game? Game! Teka lang, may sipon ako eh. Si Elvis, pinagalitan eh itong puta. Gusto pa yatang mag-amok. Kasi nagparapol daw ng tuta. So animal lover ka, ganon. Mas masahol ka pa sa hayop. We, pwede mo akong latagan ng sagot? Mas masahol ba yon sa pagpapataya mo sa pataya ng manok? E ano naman kay parapol niya yung aso? Pakila meron to si Gago. Namuhunan din yung tao. Alam mo yung dog food ko magkano? Di ba laging reference na Shark Tank? At siya daw yung bida doon, di ba? Kaya pala gawain niya pakialaman kung anong business ng iba, leche ka! Tangina, kilala si Archie, yung kasama niya dating payat. Nagtayo si Archie ng rap label.
at naging kabilang ka, that's nice. Kaso masyado kang naging hater, nagmamagaling ka pa, that's yikes. Dahil sa galawan mo na BS, yung kupunan ay nag-downsize, at dahil nga you are ABS, inalisan ka ng franchise! Ang ina mo, ganito kasi senaryo. Sabi niya, nagre-record sila isang gabi, sabi niya, hindi ko wala man ng problema, bro. Bakit parang mali yung chords mo dyan? Bakit tunog pango yung boses ko? Nung nirecord ko ang aux naman, si franchise na gawa mo pang sisihin, eh pangukang rapper, sauce naman. Kung may kailangan man sisihin, eh dapat Harlem nose mo yan. Ano, nose mo na. At puro na lang tungkol sa smoke ang binabalandra mo sa laban. Ano yan, para masabi lang na gop, laman ang bunganga mo, halaman? Walang masama sa marijuana, pero may nakikinig dyan bata. At kung mahusay ka sa ganja, dapat gamitin mo ng tama. Arik, ingat ka sa taon to, buraot. Hindi naman ako rapper na nanguhusga. Adik na yan sa damo at lalong sa sugal yata siya'y nalunod na. Maliit na nga lang yung sahod. Tapos tong gagon to, nagkukush pa. Yung kinikita niya sa sabong, abay sabong, din lang napupunta. Kupal ka. Ano? Pangina mo. Tinuturuan pa nga ako neto. Yung pagkaskamer, ang lala. Pinataya niya ako sa meron. Yung pera ko nawala. Putang ina mo, scammer. Tapos sa negosyo, nilekturan mo pa ako lang niya ka. Meron na akong business at brand store. Yung diskarte mo, pambata. Pang walang skill at tamad, tol. Desperado na galawan. Nagpaalipin ka sa pagkor. Para lang may manguya yung bata. Napilitan siya mag-gamble, asshole. Ah, pues nagkamali ka ng manok na iyong hinamon. Mararanasan mo ngayon paano maikahon. Kahit na backer mo si Atong walang bisa, chong, dito sa battle rap ako malakas na isabong. Kahit sa basketball daanin, alam lahat ng madgang people. Hirap pumuntos yang si Harlem, puro pasahan lang yan at dribble. Tapos itatapat kay Pulayang na nasa octagon yung vision. Kung sa pasahan mahusay nga yan, ipaparanas ko submission. O ano daw, pasahan, submission. Pang-ina mo eh. O, round mo na. Yo! Ganyan oy, talaga. Diba, tapos! Diba talaga? May two lines pa. O sige na, ikaw na. Ganyan talaga pag yung mga player ko hindi na nanalo. Hindi nakakadikim ng panalo na bigay. Sisisihin mo ko kung natalo ka, itinaya mong manok puta pilay. Tapos matatalo pera mo. Pag natalo, sisihin mo ako. Tapos pag nanalo, putang ina nyo, wala naman akong balato. Gago ka pala eh. Sige. Kaya usapang aso na din naman tayo, di ba? Alam mo, Sub, bilang rapper, proud ako sa mga narating mong hayop ka. Na outlast mo ang pagiging outcast sa Baguio at kahit paano ay naging outstanding ang output niya. Naging negosyante. So masasabi nating naging business-minded ang outlook niya. Nag-champion pa sa Nike Battle Force sa sunugan na talaga namang kahit si Mot ay na-outcook niya. Kaya naman, my friend, saludo ko sa iyo bilang battle rapper. Pinakaayaw ko lang sa lahat ng mga katangian mo, eh kung paano ka, maging animal lover. Okay? So ngayon, di ba, I'm not talking about some bestiality type shit. Kaya naman, please excuse me. Ang tinutukoy ko, eh kung paano mo mas pinapahalagan kaysa sa pangapamilya mo yung mga alaga mong bully. Animal lover, sabi mo, ikaw, kanina masyado kang mapagmahal. Yung mga aso mo, ha? Simula pagkapanganak, kumpleto bakuna yan, pati pang COVID. Habang yung anak mo, pinapabayaan mo ang mga yayat malapit ng maging malnourish. Yung aso mo, kumpleto din yan yung mga gamot, ultimo, mga vitamins. Tapos ikaw yung VIP mo na suot, sobrang luma na, sintigas na ng kongkreto. Bye, Karin. Yung mga aso mo, kumpleto din, pati yung mga shampoo, conditioner, para lang yung balahibo nila, mas lalong gumanda. Tapos sa banyo nyo, iisa lang yung sabon nyo sa puwet, pati sabon sa mukha. Gago ka pala eh. Nung nandun nga kami nila Lester, inimbitahan mo ako sa event, ha? Tigi isang buong manok ang ulam ng mga asong yun. Habang kami na guest artist niya, pati yung mag-ina niya, pati yung mga homies niya, pinaulam niya sopas at pansit canton. Kaya kung napaso ko man yung anak mo, humihingi ako sa'yo ng sorry Brad, pero putang ina, hindi ko naman mapapaso yun kung hindi mo kami pinag-ulam ng sopas ng tanghaling tapat.
Magalawang Baguio eh, no? Inan to. You love your pets more than you love your wife and kids. Bigyan mo din sila ng time, hindi sapat yung binibigay mo lang sa kanila ay yung kanilang mga wants and needs. Mas matagal pa ang ini-spend mong oras sa mga aso mo pag doggy time kaysa ini-spend mong minuto sa asawa mo pag siya'y iyong dinodoggy style. Pero alam ko, negosyo mo yan. Sabi mo nga kanina, di ba? Nagbibibid ka. Pero wag naman sana umabot sa puntong mapapabayaan mo na yung pamilya mo, tang ina mo. Di mo ba nakikita na di sapat ang iyong kikitain pag napabayaan mo kalusugan ng mag-ina mo? At pag puro instant at delata, pinapakain mo sa kanila pag ulamin mo din sila na kahit adobo at igado o pinapangalagaan ko yung pagkakaibigan natin, sir, pero sa issue na to, wag ka sa akin mag-ina, so. Kasi bakit? Ano? Tatanggi mo pa? May pa-OG-OG ka pa? Oo, mayayabangan mo ako sa ibang bagay, pero putong ina ka, you can't erase the fact na oo, mabuti kang amo, pero wala kang kwenta na ama. Ina ka? Kasi paano ako bibilib sa'yo? Ha? Yung mismong homies mo nga, kinurutan yung weed mo sa harap namin nung huling event. Harap-harapan kang ninakawan sa harap ng mga guest artist mo, puta yun ang disrespect. Ha? Ako ay psych. Kaya I see through the things na inuugali ng mga tao sa paligid ko that they don't show. Ikaw tong mapagmahal sa aso, pero yung mga homies mo, ikaw mismo din na dog show. Inanto. Bento, tanong mo kay Lester, nandun yung ano. Oh. Anyways, G. Huwag mong aminin kung hindi mo kaya. Pero, sige, ikaw mismo din na dog show. Kasi masyado kang mapagmahal sa aso mo, ang ina mo nagiging magkamukha na kayo. Oh, kala ko malala na yung pagpaparabol ni Elvis ng tuta, gago, mas masahol yun sa'yo. Isipin mo, i-erase mo yung tuta nang higit pa sa anak mo, tapos pag lumaki, ibibenta mo para sa magkanong halaga? Sige, ngayon kayo na ang humusga. Kung sino ba talaga ang mas mukhang pera sa aming dalawa? Ikaw! Ano? Imbento ang tuta. Daming alam, puro imbento, masyado kang pabibo. Tinitira pa yung sabon namin sa banyo, di ka naman naligo. Tingnan mo. Gago, tinitira pa yung anak ko kahit pang-personal to. Eh, mas mayaman pa nga yun sa'yo pag tininan mo yung diniposit ko sa banko nung dalawang yun. Oh, walang rem yun, pero retok yung gago. Okay! Ito na. Gusto mo, rintokan ha? Rintokan. Game! Yes. Game! Pag-usapan natin yung pakahari ng tugma. Yung mga kabats mo lagi mong tinitira. Game. Pansin nyo ba laging tinitira si Laluni netong gago? At malalaman nyo ang siyang dahilan sa isang kuha ng litrato. Ito. Ha! Real talk pala ha. Ako may real talk talaga. Yung imbento mo panis. O yan! Kita nyo? Ito yung poster nila para sa US tour. Yung visa ni Looney Tol po, pwede na. Tapos di ka kasama dyan, putapete ka. Harlem ka pa man din, bakit di ka makakita dun sa Amerika? Ang ina, si Looney laman ang kanyang bunganga. Halatang minadaramang aray yan. Kasi sila nagpe-perform sa upada. Ito sa tupada sa patay lang. Nag-aabang ka pa rin ng cash-in, sila nagka-cash out na sa Taiwan. Habang nagpapataya ka sa Pasig, sila nagpapataya sa Thailand. Ano daw, pataya? Sa Thailand, di mo pa nararating yan, brother. Ironic na yung Harlem, Globetrotter, di matawagan pag may travel. Oh, ano? Kaya dama na namin yung lungkot kung ba't sa kanila laging ang taray mo kasi habang sila nasa Bangkok ka lang sa bahay nyo. Gagod to. O baka mag-ripat pa nga bigla yan na keso Amerika usapan, sure yun ba'y napupuntahan mo? Di pa natatapos ang laban, ilang sandali na lamang Harlem na yung tutungtungan ko, o ano? Paano ba naman magege sa ibang bansa, mga banatan? Tingnan ako saglit. Paano magege sa ibang bansa, mga banatan, sabi kay Apex? Kaya ikaw, Apex, sa sahig, ikay aking ibabalibag. Hindi kasi Jimmy, pero ikaw ay ilalagay alapag. Alapag? 2012 na ba? Kahit na, sinabi mo pa rin. Alapag ang puta. Sabit lang. Sabat ang sabat eh, no? Tangina mo, gago. Hindi mo. Ha? Tangina mo.
Yung ginagawa mo kay Rapian, hindi mo magagawa yon. Kilala mo ko, hindi ako super nice. Ang ina, subukan mong gawin sa akin yan. Yung ilong mong plat, lalagyan ko ng vulcanize. Ang ina, sabat ng sabat. Asa na ba ako? Alapag! Alapag! Yung sa lapag, ginawang alapag. E asan yung estang inamema to? Ito na ba yung may doctorate ng rap? Akin na yung lisensya mo! Akin na yung lisensya mo! Tinan mo, namumula pa yung mata mo. Naka-drugs ka ba? Nagigigil na ako sa'yo. Saan mo nilagay yung S? Alam mo kung saan ka nababagay, ha? Alabas. Ayos yung tama mo eh, no? Alakas. Arik, tanggalin mo na to. Mukhang nalulong na samit si kuya. Sobrang adik sa bato. Pati yung S sa lapag kinuha. Ay, putya. Tanginang yan. Pati yung S sa lapag kinuha. At, tapo, ano? Hindi ka na batak? Huwag kang tumanggi dyan, hoy! Alam naming isda ka at lapitin ka ng poil! Oo, oh, adik din yan. Lakas gumamit. Kaya nga kanina, sabi niya, hinanda ko daw ng sopas, talagang bugok. Paano kita hahandaan ng kanin, hindi ka makalunok? Asa na tayo? Eh, sa labag inuha. Ayun, adik talaga yan. Siwan tamad nga. Kakarihab lang ng tao, pagsama kay Gago. Ayun, mas manipis na naman kay Polope. Kakasama kay Poseidon, yung nangyari kay Kiapon, humaling na naman sa mythology. Pinigyan daw ng trabaho si JT, tapos di pinasukan. Kaya pala sa kanya, masungit to. Pati itirahin mo sa gabi, pag nalobat sa umaga, pag tatrabahuhin mo. Gago po. Gago po. Oh, eto na, ito pa masakit. At dun sa Pasig daw, binubugbog niya kanyang kasintahan. Dapat kay Vico yan sinusumbong nang siya'y mapatnubayan. Dati sa kanyogan lang humahantong kanilang pagmamahalan. Pag nun lumaon ay umabot na sa may pinagbuhatan. Tanginan to! Kala ko may ingat lang siya kay Marlon. Yung pala yung ugali niya mas bitter pa. Kasi hanggang sa asawa na itong Gago, lumalabas magiging bitter niya. Ito na ba yung idol? Ito na ba yung si Greek God nyo na idol? Nabuang sa mythology ang puta. Para patunayan siya si Poseidon, dapat asawa niya Medusa. Ay puta. Patay! Patay! At last, Arik, nag-comeback. The same day, nag-retiro. Tapos ang tito na naman, bumabalik. Tinatalo lang ng mga bagito at mga rookie dyan na pumapanik. Veterano na sa liga, pero lagi siyang mahina. Kasi yung estilo niya, luma pa rin. Tanggapin mo na, Anigma. Ganyan ang schizophrenia, talagang di na yan gumagaling. Yow! Di ba tatapos? Tapos na naman. Ha? Pangina mo, mag-concede ka na wala na yan, Gago. Gago! Pero hindi na... Yow! Tanginan mo! Aka! Tangina mo, akala mo, tapos na ako, ha? Sa dami mong sinabi at dami mong ginamit na mga luma, yung pang iyong aanguluhan, ha? Pagkatapos ko sa'yo, ang gagamitin lang ko lang sa'yong angulo, one. Pero tandaan mo, Gago ka, sinabi pa nito na pumakit, tingnan mo yung idea niya, pumakit parehas kami taga-Pasig nila Luni, dapat pareho kami ng banatan. O, eh, taga-Bagyo ka, eh bakit di ka din nagre-rape katulad ni Badang? Ha? Tarantado ka pala eh, porket taga-Pasig, kailangan kasama. Sama ako dyan. Kaya naman ganyan yung mga ideya na kanyang binibitbit. Kaya di sa Bagyo, tinakwil ka kasi bawal doon ang sumisipsip. Hina mo. Pero ito, round three. Isang angulo lang. Ang dami mo sinabing angulong hayop ka, isa lang gagamitin ko sa'yo. Nung pinaghahandaan ko yung battle natin, yung mga lumang battle mo ang aking sinimulan. 2017, Sorgenio versus Batas. Ang sabi mo, kung inyong natatandaan. Ang sabi niya, malamig kung saan ako nang galing, kaya naman sanay ako na wala akong fan. Tapos nag-event tayo, at pinatuloy mo ako sa bahay niyo, eh aking napagtantuan, na putang ina, sur, wala
pala talaga kayong electric fan. Kaya yung bahay nila, hindi lang open door, meron ding open window policy. Nung unang gawa yung bahay nila, una niyang ginawa, binaklas niya yung jealousy. Kung yung, alam naman namin na malamig, ang kinalakihan mong klima sa Baguio, brother. Pero pre, nasa Cavite ka na. Mahawa ka naman sa mag-ina mo pag summer. Bago ka pumasok sa bahay nila, sur, may homeboy na nakabantay. Checkin yung mga bag nyo kung may baong kayo na pamaypay. Kung yung iba, sala sa init, sala sa lamig. Yung bahay nila, sur, yung sala mainit, kahit malamig. Ang inan to, kung wala kayong electric fan, putang ina mo, gago. Di kasalanan na mag-ina mo kung yung pagkaibento ng electric fan ay pinagkait sa'yo ng nanay mo. Pero di pa rin yung sapat na dahilan na para kahit nakatiba na kayo sa silang, eh wala pa rin electric fan yung bahay nyo. Kasi wala ka electric fan, putang ina mo, gago, hindi mo yan kinaproud. Saktong sanay ka na walang hangin kasi I'm taking the wind out your lungs hanggang ang breath ni Sur ay mag-surrender pag in-sleeper kita till you suffocate. Si Sur din na magre-resurrect, revival, mare-resuscitate. Pero alam naman natin na malaking bagyo siya, kaya hindi siya masyadong lamigin. Laking bagyo siya kasi hindi siya masyadong lamigin. Wala na akong maisip na ibang rhyme, kaya tang ina mo, Gary Leasing. At sinabi mo pa kay Pukod, ha? Pag ang Pukod ay bago, nasa loob pa ng kahon. O, di ba? Matindi? O, alam mo, itsura ng kahon ng electric fan, pero kahit kailan hindi ka bumili. Ina mo. Kasi, tanginan to, kasi, di mo ba napapansin, ha? Masyado kang ma-pride na sistemador, kaya si Sur malabong mapaamin. Na kaya wala kayong ventilador kasi masyado kang mahangin. In my opinion, try mo din tol na kahit minsan maging humble. Pagka kill ay ma-feel niya na mag-chill sa freezer, parang hotdog. Kasi kulang ka pa sa lakas. Kahit bumata ka ng shabu na may halong NF bone. Ika'y mapapabounce man sa kisuntok na mala-bounce man na ang giray pang level 4. Alam ko, may lalakas ka pa, pero at the moment, wala ka pa sa yung perfect form. Pauulan ang kita ng imperfect rhymes. That's how I make you catch a perfect storm. Sa ganun ako magpahangin. Kasi laging galit sa Facebook at ayaw magpatalo sa Facebook at laging galit sa bad comments. Kaya ayaw mong madampian ng hangin kasi you're hanging by a thread. Di mo kailangan ng manager, ang kailangan mo anger management. And so, I just wanna let you know na yung upload na ng interview mo kay Dogba kay habang buhay nang maririsked. Di na ma-upload, tanga. Kaya naman, faka old gods, ito'y Poseidon na ang trident naka-upgrade pack. O, parehas tayo na diamante, pero ako nakahanay sa finer cut. Patagalan to sa game, hindi usapan dito kung sino sa atin may higher stat. At o, parehas tayong nauna, sure, pero mamispeto ka sa higher batch. Ina yun. Left out on 14, Sureño versus Harlem. Mag-iayos ibang beses, para sa kanilang pareho. At ang boto ng Urado, 5-0. Mag-ingay para kay Sureño. Salamat. Shoutout. Ganyan talaga kami. Magtropa kami ni Harlem. Kahit ano, pinerso na lang akong gagawin. Okay, buti na lang naganda rin ako. Alam ko ugali niya ito eh. Pero shoutout kay Harlem. Tropa kami niya. Na friendly battle lang. Although may personalan. Shoutout sa mga tropa. Shoutout kay Dondon. Uncle Mike Montana, pati ang kay Amang Buhaw BNLP. Shoutout kay Surbox and those mga silang tropa dyan. Peace, yo! Yo, Fruz nga pala. Binoto ko si Sureño. Round 1, sige, bigay ko ng tabla yung round 1. Round 2 kay Sur, tapos round 3 kay Sur. Sureño. Yan, all 3 rounds kay Sur. Slow start kay Sur, pero nag-pick up along the way. Kay Harlem naman, ang tagal bago makapag-land ng punch, siguro naka-epekto world performance, maraming flat moments. Pero even kahit pumunta sa punchline, saktuan lang. Sure, habang nagpe-pick up, palakas ang palakas. So yon overtime, yon mas dominant si Sur. Stilio, all 3 rounds binigay ko kay Sureño. Ramdam mo pa rin yung gigil ni Sur eh. Tsaka lumalanding ng maayos yung mga punch na niya yun. So, ano, all 3 rounds, Sur. Para sa akin, mas maraming angles si Sur. So, si Sur. Yo, all 3 rounds, binoto ko si Sur, malinaw naman. Pero props pa rin kay Arne.
lakas ni Swerve kanina. I mean, na gamit niya ng effective yung mga usual na punchline na mga angle sa akin. Mas dama yung presence niya. Overall, mas malupit yung ano niya. Yung ano niya, parang delivery and performance niya over me siguro. Dahil parehas kaming galing sa sakit. And alam kong mahirap para din sa kanya dahil sa, nag-usap kami na nilalagnat pa siya to like give that performance, and I think ayun yung naka-edge na mas nabigay niya yung mas todong performance sa battle. Kaya saludo talaga ako sa kanya. Respeto, so pakyo ka pa din. Masyado ka mapagmahal sa aso mo. Ang ina mo, nagkikimbag ka mukha na kayo. Oh, kala ko malala na yung pagpaparapol ni Elvis ng tuta. Gago, mas masahol yun sa'yo. Isipin mo, i-raise mo yung tuta ng higit pa sa anak mo, tapos pag lumaki, ibibenta mo para sa magkanong halaga? Sige, ngayon kayo na ang humusga kung sino ba talaga ang mas mukhang pera sa aming dalawa. Ikaw! Solid. Solid yung naging laban. Pero medyo nagkaroon ng konting pingu. Actually, honestly, na medyo nauga ako nung dinamay ni Harlem yung anak ko. Kaya medyo nag-init ako ng onte. Pero sabi nila, parang naging positive daw yun para mas maganda yung performance ko. Pero sana mas malinis na performance sa susunod. At yun, magaling din naman yung pinakita ni Harlem. At salamat din na ilampas ko yung laban. Solid. Tanginan to! Kala ko may indiat lang siya kay Marlon. Yung pala yung ugali niya, mas bitter pa. Kasi hanggang sa asawa na itong gago, lumalabas magiging bitter niya. Ito na ba yung idol? Ito na ba yung supposed si Greek God nyo na idol? Nabuang sa mythology ang puta. Para patunayan siya si Poseidon, dapat asawa niya Medusa. Ay puta. Patay! Music, syempre. Abangan nyo lang yung mga lalabas namin. Yung mga lalabas din nila Heb, mga downtown, mga ano natin yan. At tsaka at kaya natin, kung kaya pang isingit sa battle dahil sa busy na schedule, pero mostly, abangan nyo lang sa YouTube yan. Facebook, lahat yan. Siyempre, talpak. Mga, alam nyo na yun, yung mga tumatalpak, yung mga player dyan. Anytime, okay, fucking fuck you up. Tuloy pa rin sa negosyo ng Box and Dose apparel ko, Bad Creek Clothing Shop, dalawang brands na kami, so kailangan mas tutok tayo. At siyempre yun, alaga pa rin ng bahay. At meron akong lalabas ng mga ilang music sa 2024. Actually, dapat 2023 siya, pero 2024, lalabas yung mga bago kong music. Sana abangan ng mga tropa. Tangina, ilang beses ko na sinabi ito. Tanda ko na dito, pero salamat, nandiyan pa rin kayo. Hindi nyo alam kung gaano ka ano sa akin na like, still be here and be in front of you to like, hindi mo kayo laging, hindi naman laging panalo, pero binibigay ko yung best sa inyo and still have a place in this league at this evolution of so much na pag-evolve ng battle rap. And for me to just be still here is sa akin achievement na yun. Kaya sa mga naniniwala pa din ever since day one, salamat sa inyo. Flip Top mabuhay hanggang 2099. Hanggang kailan ba tayo? 3000, year 3000. Yung mga ganyan, no? Yeah, Flip Top, peace! Yon, sa mga patuloy na nanonood sa akin, kahit papitik-pitik na lang yung laban ko, maraming salamat. Nakikita ko kayo sa mga komento. Maraming salamat sa suporta ninyo at sa paghihintay ninyo. Yan, sana kahit papaano may enjoy nyo itong laban na naibigay namin ni Harlem sa inyo. Man.